Sa isang press conference sa Quezon City ay taas ang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Avel Bacudyo ang mga pahayag ng anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika, dating malapit na magkaibigan sina Bacudyo at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga ay pareha silang supporter ng Uniteam na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacudyo ay ang sinuhulan raw nito ng mamahaling rilo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Itinanggi rin ito na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Shenzhen at US visa ang kanyang pamilya. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungulingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bacudyo ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. We categorically denied all of those allegations. And we shall prove in a court of law that those are all false. Dahil dyan, isang $2 million cyber libel case ang sinampan ni Bacudyo laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Ayon sa complainant, hindi na raw sana ito magrereklamo dahil ayaw nito ng gulo. Pero marami na raw kasing apektado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF. So nakakalungkot, pero ako naman eh sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagkasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhang tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, of course, the first family is nadadamay. Nanindigan naman si Bacudyo na kliyente niya lang sa mga damit ang first family. At hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ayon naman sa US-based Filipino lawyer na si Ernesto Valera, decriminalize ang cyber libel sa US. This is purely a civil matter. It is not a criminal matter. Kasi pag nilitis yung libel na yan, lalabas yan. Titignan talaga ano yung intention, ano yung motibo, ano yung malalim na dahilan, bakit mo sinabi yan, at ano yung batayan mo. So, papasok ka ngayon sa evidence. So, inisyuhan naman ng summon si Maharlika mula na maisampa ang kaso noong January 24. Sa ngayon, wala pang sagot si Maharlika sa kaso.